kapwa lumahok sa inilunsad na joint bloodletting activity ng Philippine Army at GMA Kapuso Foundation ang mga volunteers mula sa hanay ng Philippine Army at United States Army na ngayon ay namamalagi sa Fort Magsaysay, Palayan City para sa Salaknib 2023. Hindi nagatubiling magbahagi ng kanilang dugo ang mga miyembro ng U.S. Army kasama ang iba't ibang civilian volunteers at personnel ng 7th Infantry Kaugnay Division, Philippine Army sa bloodletting na idinao sa Army Artillery Regiment sa Fort Magsaysay. Ang aktibidad ay may temang Dugong Alay Ko, Dugtong Buhay Mo sa GIP Dugtong Buhay ay bahagi ng pagdiriwang ng 126 na taong pagkakatatag ng Philippine Army sa pamamuno ni Lieutenant General Romeo Browner Jr. Ikwinento ng mga volunteer ang kani-kanilang karanasan at motibasyon sa pag-alay ng dugo at pakikiisa sa mga gawaing tulad nito. So, I donate blood mostly for myself. I'm O negative, so I have universal blood for everyone. And I donated today just because it was an opportunity. The AAR was telling us that there was a chance to come donate blood, so I just decided to come donate blood. Maging ang mga retirado na sa serbisyo ay aktibo pa rin na sumusuporta sa bloodletting kagaya ni retired Major General Alex Luna na sa kanyang kabataan pa lamang aniya ay palagi nang tumutulong sa Philippine Red Cross. Malaking bagay para sa akin. Yes, sir. Bata pa ako ginagawa ko na yan kasi unang-una, marami kasi natutulungan yan. Kaya teenager pa lang ako, gusto ko magdo-donate ako ng dugo. In fact, halos hindi malilipas ang isang taon na hindi ako nagdo-donate. Usually, apat sa isang taon, every quarter nagdo-donate ako. At kaya ako ginagawa yon kasi alam kong maraming mapagbibigyan ng dugo ko na nangangailangan. Natuwa ang iba't ibang ahensya ng gobyerno kasama ang mga pribadong sektor kaanin sabay sa pagkakatatag ng Philippine Army. Tuloy na maglilingkod hindi lamang para sa kapayapaan kundi pati na rin sa pagtutugtog ng buhay gamit ang mga Dugong Alay. Mula dito sa Palayan City, ako si Hani Pintina, ang inyong kaugnay.